ay maraming salamat sa mga palakpakan at hiyawan. Dito po sa tabi ko, meron akong isang tanim. Ito ay isa sa mga paborito kong itanim sa garden. Siguro naman karamihan sa inyo, kilala nyo na kung anong klaseng tanim ito. Ito po yung tinatawag na tanglad, o sa English, ito yung tinatawag na lemongrass. Ang tanglad ay isa sa mga paboritong itanim nating mga Pinoy. Kasi ako, lalong-lalo na, Bicolano ako eh. Ginagamit namin madalas yung tanglad sa mga gata. Halimbawa, magagata kami ng laing, nilalagyan namin ng tanglad. Halos lahat ng mga gulay, basta ginagawa namin gata, ayun, nilalagyan namin ng tanglad. Sa iba naman, madalas na ginagawa nila itong nilalagay sa ilalim o sa loob ng manok o sa bangus kapag ka sila ay nag-iihaw. Okay, ang tanglad ay galing sa pamilya ng damo. Galing siya sa grass family. Sinasabi na ang tanglad ay 5,000 years ago nang ginagamit ng mga tao. Pero dito raw sa Southeast Asia, mga 2,000 years bago ito na-discover at ginamit ng mga tao. Ang lemongrass ay napakataas po ang kanyang fiber. Mataas yung vitamin A, vitamin C, vitamin C. At sinasabi na ito ay nagpapalakas ng ating immune system. At mataas din ang magnesium nito. Okay, sa ibang lugar, kasi ang tanglad, bihirang-bihirang magkaroon ng bulaklak. Kaya sa ibang bansa, meron silang mga pamahiin na kapag may nakita sila na tanglad na may bulaklak, itunuturing nila itong swerte kasi nga bihira. Kaya paano ba tayo makakapagtanim ng tanglad kung hindi ito o bihiran tayong makakita ng tanglad na namumulaklak? Sa mga pamilihan, sa mga groceries, wala naman ako nakikitang pack na buto ng tanglad. So ang ginagawa ko, kasi ako nagkaroon ako ng tanim nito, meron akong kaibigan na may tanim, so humingi ako ng mga ilang peraso at saka itinanim ko. Ngayon sa rooftop, meron akong 6 na paso na halos ganito lang din. Pagka gusto nating magkaroon ng tanim na tanglad at hindi natin alam kung saan tayo makakuha nito, kung kayo ay pupunta sa palengke, alam nyo yun kapag mayroon isang section doon na yung hilera ng mga nagtitinda ng mga laing, yung mga gabi na punit-punit na kadalasan tuyo na, ayun, makakakita ka doon ng mga nakabugkos na tanglad. Baka makachempo ka na makakita ka ng tanglad na may ugat, ayun, bilhin mo yon at pwedeng doon ka na mag-umpisa na magkaroon ng tanglad na natanim sa bahay. Kadalasan din sa mga nagtitinda ng nyog, ayun, mga magkakatabi lang yan, may mga tinda sila ng mga tanglad, mga nakabugkos. Ganun din na yung mga naghahanap ng mga tanim na pandan, doon din kayo makakakuha. Tapos kapag naitanim nyo na, ayun, napakadaling paramihin kasi nga siya ay isang damo lang. Ang ginagamit kong fertilizer dito ay isa lang, fermented plant juice. So once a week, nagdidinig ako ng APJ para mas lumapad yung kanyang mga dahon, mas maging berde at saka mas tumaba siya. Saka mas mabilis na lumaki. Kapag kakailangan ko ng tanglad, kasi ang mga tanglad ko dito lang nakatanim sa mga ganitong pinaglagyan ng mineral water. So ang gagawin ko lang, kukuha lang ako ng kutsilyo at tutusukin ko, kasi importante na kapag gagamitin na natin sa kusina o kaya gagawa ka ng tsaa, kailangan makuha mo yung maliit na bulb doon sa ilalim, kasi isa ito sa mga dapat na isinasama natin kapag gagamitin natin yung tanglad. Kapag ikaw ay mayroong gusto mong pababain ang inyong kolesterol, sinasabi na ang pag-inom ng tsaa ng lemongrass o ng tanglad ay nakakatulong para bumaba ang ating blood pressure. Ganun din sa mga matataas yung kolesterol, tapos yung mga may ubo, may sipon, kasi nga ang tanglad ay isa ring kumbaga mayaman sa microbial properties.
So may mga tao na kapag may ubos sila o may sipon, gumagawa sila ng tanglad juice. Yung iba, nakikita ko, nilalagyan nila o pinagsasama nila yung pandan at saka tanglad juice. Tapos nilalagyan nila ng kalamansi o kaya naman ay lemon. Sa mga gustong magpababa ng timbang, ayan, sinasabi rin nila na malaki ang naitutulong kapag umiinom sila ng tanglad juice o ng tanglad tea para mabawasan yung kanilang timbang. At mataas po ang antioxidant property ng tanglad. Kaya ayun, isa ito sa mga dapat nating itanim o dapat mayroon tayong tanim dito sa bahay o sa ating garden. Kasi napakaraming benepisyong pangkalusugan ang tanglad. Kung meron kayong citronella, iba po yun. Pero ang citronella kasi, edible ang citronella. Madali siyang malaman kung citronella ba o lemongrass. Kasi ang citronella medyo reddish, medyo parang maroon yung ano niya, yung mga stem niya. Samantalang ang lemongrass, green lang siya. At saka, although edible naman yung citronella, pero kapag ginawa mo siyang tsaa o ginawa mo siyang juice, hindi masarap yung lasa niya. Hindi katulad ng tanglad o ng lemongrass na napakasarap. Ayun, kung gusto niyo magkaroon ng tanim na tanglad, gaya na sinabi ko kanina, napakahirap makahanap ng buto. So try niyo na kapag kayo ay nagawi sa palengke, punta kayo doon sa section o na mga nagtitinda ng nyog, mga nagtitinda ng gabi, baka sakali makahanap kayo ng tanglad na mayroong ugat. Yun na yung way para dumami yung tanim niyo sa bahay. Okay, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panunood at sana huwag kayong magsawa na sumubaybay sa ating mga mumunting video na maaaring makatulong lalong-lalo na sa mga beginners. Maraming salamat po.